morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Election year! Pero marami pa rin pong dapat na gawin ang Commission on Elections kaugnay ng mga paghahanda nila para po sa darating na eleksyon. At iba't ibang mga issues ang atin naman hong alamin mula pa rin sa atin pong suki, atin pong tagapagsalita ng Commission on Elections. Makibalita tayo sa kanya. Let's welcome back to the program, Director James Jimenez. Morning, Director. Morning, kuya. Welcome back. Happy New Year. Have a seat, sir. Yes, thank sir. You for coming and sure. Nice to have you back. Thank you. Oh, dami kasi ngayong kailangang impormasyon yes. na ibigay sa tao from mm-hmm. the Commission on Elections. Apo. Unahin na natin yung pinakamalapit. Mm, sige. Pinakamalapit ay January... January 10. 10. Mm. Oh, ang gun ban. Diyan magsisimula ngayon yung ating gun ban. Ano? Ito mm-hmm. yung pinagbabawal natin, yung mga... firearms and other dangerous weapons. Mm-mm-mm. Kaya ako sinasabi yung dangerous weapons kasi parang yan yung dalawang palagi nalilimutan. Ano? Unang-una, hindi lang to baril. Okay, no? Okay. So, mga patalim, mga uh-huh. ganyan, farm implements. Teka, sa patalim muna tayo. Mm. Sa patalim, anong mga sizes ng ano? Kasi may mga... Ano, yung mga pocket knife, syempre hindi naman siguro yun. Basta hindi siya nagagamit na weapon. Ano? Okay. So, yung mga... Uy, pocket knife. Mayroon na mga pocket knife ngayon na... Medyo malalaki, medyo no? Medyo malalaki well, na. Siguro tingnan na ano na lang nila, no? Discretion purpose nila. Purpose na lang, oh. Purpose, no? And then, pangalawa, yun pong kuya yung mga airsoft. Yun yung palaging tanong. Uy, teka, yan. Oh. Oh, dahil... maraming yan eh. Ang airsoft specifically nabanggit dun sa aming, ano, sa aming ban... Uh-oh. As being covered by... no. So it is now covered? Opo, covered yan. Ah, covered right. yan. Kasi especially makikita mo yung mga airsoft ngayon, mukhang tunay eh. Oo, tsaka diba? Talagang Oo. Ang materials niya. Sa pa yan. Parang pang totoo. So parang kung ang purpose really is to prevent yung proliferation of firearms for various uses na hindi lang naman talaga for actual injury, kundi pananakot din. Pananakot, yes, yes. So, it makes sense na kasama. So, paano ho yun? Halimbawa, yung mga kagaya niyan, yung mga naglalaro ng airsoft, ano? Mm. Talagang as in ban, hindi na sila pwede makakuha ng, like halimbawa, permit to transport man lang nasa inyo from the house to the parang playing ground, di ba playground nila na pinaglalaro, ano? Well, ang sinasabi namin palagi, kung pwede nyo namang iwan doon sa clubhouse o kung saan kayo naglalaro, okay. Diba? Iwan nyo na lang doon. Oh, right. Under certain circumstances, pwede sila mag-apply for an exemption. Oh, kasi parang ang hirap naman exemption pa nung airsoft lang naman yun. Yun na nga. Ang problema kasi, Kuya Daniel, usually ang standard natin sa exemption, eh, meron dapat talagang credible threat sa buhay ng tao. Oo, oh, oh, yun naman yun. Paano mo magagamit mo ba? Airsoft para saan ba lang yung airsoft, yan. Para diba? Saan basically, talagang for play lang yan talaga. Panglaro lang. So, ito ay kinocover na even yung mga maliliit. So, walang ano. Walang exemption na yan. Kasi meron na maliliit lang eh. Pero sabi nyo nga, baka sa pananakot naman gagamitin. Tama. No? Oh. So, yung mga pistola tsaka yung mga long firearms. Uh-huh. Basta in general, small arms, I think ang tawag dyan. Ano? So, alright. Kasama dyan yung pistols and then shoulder-fired weapons. Pareho rin ba ng penalty yung ang nahuli sa'yo ay airsoft at ang nahuli sa iyo ay election offense pa rin yan. So pareho lang sila. Pareho lang sila. Yeah, parang nagdala ka na lang din ng isang totoong baril. That's right. Ang pagkakaiba siguro kay Daniel is kapag ang hawak sa iyo, ang nahuli sa iyo mm-hmm. ay tunay na firearms, maaari kang maipasok under the firearms law naman, no? Mm-hmm. So basically kung ano yung mas maliit na penalty, masasubsume siya dun sa mas malaki. Yes. Yeah, so kung may election offense ka dahil may bit-bit ka, yes. Tapos it turns out na hindi pala lisensyado yung firearm mo. Ah, iba na naman yun. Pwede, iba na naman yun. Mm-hmm. Pero yung sa airsoft, yung election offense lang. Election offense. So, mm-hmm. klaro yun, yung mga patalim. Mga patalim, mga farm implements. May, yung mga, tawag sa amin, garab eh. Yung sickle. Lilik sa amin, sa Bulacan. Yung lilik. Bawal yun. Kapag hindi siya ginagamit doon sa pinanggagamitan talaga sa kanya, no? Uh-oh. If you're not using it in a farm, for instance, uh-oh. Bit-bit mo lang kasi gawa ng ibang tao yan eh. Uh-oh. Tapos hindi, minsan kasi paano kung halimbawa biyahe sila papunta sa farm? Okay lang yung pauwi. Pero kunwari, nasa inuman ka na. Dala mo pa. Iba na yun. Band na yun. So pati yung mga lilik na yan, itak. Yung mga pinapanghawan ng damo. Tama po. Bawal pa rin yun. Depende na lang. Siguro kung paano mo dinadala. Kung paano mo dinadala at kung nasaan ka, no? Okay. So like I said, if kunyari nandun ka sa portion halimbawa ng lugar niyo na papunta ka sa bahay mo o galing ka sa farm. Galing ka sa farm, no? Okay. So pwede 'yan.
Pero pag nasa labas ka na nun, uh-huh. halimbawa, nasa inuman ka na or nasa leisure yes, activity yes. ka na, uh-huh. bawal din. Alright. Mas mabuti yung klaro tayo doon. But it starts January 10. January 10. Tapos magtatapos po yan long after the elections, mga 30 days after the elections. Mm. Yun po yung kinakover ng election period natin. Meron po mga automatic exemptions, hindi ba? Doon sa is that automatic exemption or eh. they need to apply? Like yung halimbawa, yung mga judges, mm. yung mga kailangan pa nila mag-apply pa rin ng exemption. Opo, kailangan po. Ah, so walang merong automatic exemption. Wala. So ang gagawin ngayon dito, not unless uniformed ka ng on duty. Oo. Even then kailangan silang magsabi sa amin. Halimbawa, yung mga security forces, no, security guards. Okay. Ganyan. Kailangan pa rin silang mag-apply sa amin. Although yun yung mga yun, kapag nag-apply, bibigyan mo ng exemption, di ba? Halimbawa, like I said, judges, okay. Cashiers, etc. Aha, so yung mga pangkaraniwan may bit-bit na pera. So right. may talagang pangangailangan for that. Nabibigyan po yan. Alright. So aside from those, who will be qualified for filing an exemption? Kasi ngayon ho, merong mga like halimbawa, yung mga naglalaro talaga. Nang nagsushoot sila, mga gawa na. Uh-huh. Yung ba, ina-allow ninyo na kumuha ng exemption? Yung mga ganyan, case to case na yan, kuya. Ah, alright. Uh-huh. Right. Kasi wala naman sila actually threat na exactly. pag-uusapan doon. Exactly. Ano? No. Uh-huh. So kung meron tayong meron tayong ban, but kung talagang meritorious yung kaso, mm-hmm. pwede naman sila mag-apply. So who gives the exemption? Yung committee po natin. So natin. Ito ho ini-apply? Ina-apply yan sa iba't ibang mga security, yung coordination offices namin with the AFP-PNP. Mm-hmm. Tapos, pangkaraniwang sitwasyon dyan, kapag merong threat assessment, yes. ang gagawa nun yung AFP or yung PNP. Mm-hmm. Tapos, i-re-recommend sa committee namin. Yung committee namin nandiyan sa Intram Buras. Ah, so, ang kailangan may recommendation from PNP, ganun yes, no ba? Yes, yes. And then, yung recommendation na yun, is that a written recommendation that you will go ask for from the PNP? Yes, and then, bring it to the Commission on Elections yeah. para kayo naman yung mag-approve. Yes. So, ang tinitingnan ngayon kung pwedeng magbigay ng exemption or mag-issue sa field, no? Siguro yan, masisettle yan before January 10. Paano yung sa field? May mga regional offices tayo eh. Ah, okay. So, yung sa regional offices yung sinasabi baka ninyo. Baka pwedeng ilagay na lang doon. No? But right now, pinag-uusapan pa yan kung ganun nga yung talagang gusto mo. But as of the moment, sa mismong, Intramuros muna. Doon mismo sa yes. yung main office. Ano? Yes. One of the most important things, kuya, is that meron kasing online application eh. So, okay. pwede silang pumunta sa website ng COMELEC, www.comelec.gov.ph ng exemption. Mag-apply sila ng exemption doon. So, paano nila malalaman kung na-approve? Nandun yung proseso. May mga requirements doon na i-upload mo, halimbawa, yung dokumento mo. Okay. And then, may kaparaanan din doon. I think you will be informed by email na meron kang exemption nga. Mm-hmm. And then, you can pick up your certificate. Parang ganyan. How long will it take para ma-approve ang isang application? Ang alam ko, wala pang isang linggo. Wala pang isang 1 week. So, wala pang isang linggo. It's either you will be denied or you will be approved. Yes. In 1 week, lumalabas yun. Yes, kuya. Sino ba yung mga miyembro ng committee that approves? May isang commissioner tayo dyan. Yung chairman natin dyan, si Commissioner Alpareño. Mm-hmm. And then, joint na yan. Ibig sabihin, may representative from the AFP, may representative from the PNP. Uh-huh. And then, COMELECTED. So hindi sa legal department ninyo? Hindi exclusively legal. So, may mga lawyers. The legal. So, may bayad ho ba? Yung pag-apply na, kasi baka mamaya gawin itong negosyo naman ng ibang mga, alam naman ninyo. I think meron lang fees for documentary stamps, parang ganyan. Uh-huh. But other than that, wala namang major fees. And that is how much? Yung doc stamp lang, kuya. Doc stamp lang yun. So, wala talaga yung fee. Wala yung malalaking fee. Dun sa ano. Alright, so, that's one. Klaro na tayo dun sa information. January 10. Yes, ang start. Up to June 30, if I'm not mistaken. June 30. So, gun ban na yan. Yes, alright. Ano pa ho ang mga dapat na alam na right away ay implement ng... Well, ang mahalaga talaga ngayon, yung inaantabayan na nating start ng kampanya, no? February 9 yan, para sa national positions. Mm. And then March 25 para sa local. So nandyan yung ngayon yung mga ilalabas natin yung rules tungkol sa saan bawal maglagay ng poster, anong size ng poster, etc.
natatagalan lang tayo ng konti kasi syempre, ini-input natin dun sa rules natin yung mga ruling ng Korte Suprema. Mm-hmm. No, halimbawa, last year, naglabas ng ruling yung Korte Suprema tungkol doon sa Team Patay, Team Buhay. Kung saan tinanggal yung pagbabawal sa paglalagay ng poster sa mga privately owned properties. Mm-hmm. No? And that still holds. That still holds, no? So ngayon bawal na maglagay ng hindi na pwedeng pagbawalan ng COMELEC yung paglalagay ng mga poster at kahit anong sukat. Mm-hmm. Dati kasi talagang sa pribado. Oo, dati naman kasi ginagalang talaga natin yung pagiging private property noon. It's just mm-hmm. that syempre nire-regulate natin yung size. Ngayon mukhang hindi na pwede. So wala kahit anong size na yan. Halimbawa, meron akong isang rice field. Right. Yung rice field ko, nilagyan ko halimbawa ng isang, sabihin mo na mataas na yung pangalan nito. Yung parang nakikita mo. Billboard. Ayan. Mm-hmm. Malaking billboard. Nilagyan ko ngayon yun ng malaking campaign material. Right, right. So, hindi ako pwedeng bawalan doon. Hindi na pwedeng pagbawalan yun. Aha, but okay. On the other hand, the good thing about that, Kuya Daniel, is that siyempre, yung mga pangkaraniwang mamamayan, pwede nang sumali sa proseso ngayon, di ba? Mm-hmm. Mas ma-empower din sila magsabi kung sino yung sinusuportahan nila. Mm-hmm. You know, in a sense, that's also a good thing. Ang issue lang talaga, yung regulation pagdating sa laki. No, but how would you... Hindi, pero yung paglaki, sabi nga ninyo, hindi na... Wala na kami hawak. Wala na rin kayong pakialam. Yeah, that's what I was pointing out. Na parang ang problema dyan, paano yung potential niyan for abuse? Yes, diba? Kasi kagaya exactly. Halimbawa nito, sasabihin ko, hindi, private property ko to eh. Mm. Pero pinabayaran ko sa'yo, politiko, para ilagay kita. Ano ba, politiko ka, lumapit ka. Sige, bayad ako dun sa ano mo ha. Bigyan kita hanggang duration ng election, bigyan kita ng 100,000. Pwedeng under the table yan. Yes, di ba? No, parang pwedeng hindi i-report yan kasi technically speaking, ang kailangan lang gawin ng kandidato is humingi ng paalam sa'yo yes. Bilang property owner. Oh, dahil sasabihin mo, sasabihin mo naman dahil private, hindi, ako may gusto niyan eh. Tama. Nilagay ko yan dyan, ano pakialam mo? Exactly. Diba, parang, so, hindi nyo na saklaw yan? Hindi namin saklaw. Kaya nga, yan ang pinag-aaralan namin precisely para makahanap kami ng paraan, no? Para kahit paano, mabawasan yung potential for abuse because again, like I said, ang labanan dito eh paano mo itatago yung perang ginagastos mo eh. Diba? Kasi mahigpit tayo dun sa natawag yes, nating yes. Statement of Contributions and Expenditures. Kasi sir, kaya ko lang din naitanong. Halimbawa, yung mga billboards dito sa EDSA, that's privately owned, hindi ba? Yes. Pero yan, I think that's for a commercial purpose. Yes, commercial purpose, pero so, privately owned. But that, kumbaga, when the Supreme Court says kasi privately owned, private property nasa devoted private, to private which use. Which is not being used for commercial purposes. Commercial purposes. Uh-huh. Yes. So the better example would be, kunwari, this building. Uh-huh. This is a privately owned building. Halimbawa, yes. Kung gusto mo to balutan nung rapper, yes. Di ba? Na nakalagay na yung mukha ni James Jimenez. Exactly. Pwede yan. Walang pwede commission sa akin doon, di ba? Yeah. Dahil private property. Yun ang problema doon. No? What if wala kang kaibigan? No, sir. Pero di ba may mga private building na ganyan na meron din silang ginagamit na for commercial purpose? Pwede, meron yan. Meron yan. Diba? Pero, but for the most part, kunwari, halimbawa, if you have a tall building, let's say, in the business district. Yes, diba? Yes. So, pwede mo lagyan yan ng tarp. Yes. Or pwede, actually, ikaw mismo, pwede ka maglagay ng LED board, halimbawa. Yes, yes. And then use that, no? So, again, yan yung... So, that's not covered ng pagbabawal. Mukhang hindi covered, no? So, Teka muna. Parang bakit mukha? Kasi nga... Eh, baka mamaya biglang sabi mo lang mukha, tapos biglang hindi. Kasi ang blanket kasi nung doon sa decision ng Supreme Court. Oo, na para bang pag private, wala kayong hawak dyan. No, but will you question that? Kasi kung ang interpretasyon ng COMELEC, inirerespeto ba ninyo yung decision ng Supreme Court in dun sa aspect na ganun? Absolutely. Is that how you interpret it yes, as well? Yes, absolutely. Kasi mas maganda yung sabihin natin na hindi mukha na hindi, ang yun ang interpretation ninyo. Ang hinahanap kasi natin, yung kung saan tayo pwede mag-regulate given what they said. Okay, yan, okay. Yun sinasabi natin. So saan kayo ngayon magre-regulate? Yun ang pinag-aaralan ngayon. Baka maglabas kami ng resolution tungkol dyan within the next 2 weeks. Kasi medyo matagal na rin pinag-uusapan. Mm-hmm. And kailangan na yan by February 9. So there has to be campaign. So wala pa kayong naiisip ngayon? Meron naman. Which part? Alin doon ang sinisilip ninyo na maaaring pasukan ninyo na i-regulate ninyo yung doon sa private property? Actually, yung binubuo naming resolution is precisely to cover the whole campaign period. Which means including the question of private property. No? So... we can go two ways. We can go either just say na talagang wala
Mm-hmm. According to what the Supreme Court said, that talagang wala tayong control dyan, and just leave it out of the rules, mm-hmm. or pwedeng magpasok ng yung mga inaaral nga na mga posibleng i-regulate pa rin, no? Halimbawa, is it possible, for instance, ang mga napag-uusapan is, can we regulate, for instance, the use of LED boards? Diba? Mm-hmm. Because that's a little different from a poster. Yes. Diba? Yes. An LED board has obvious cost. Mm-hmm. And obviously, the private owner would not have that in general. Mm-hmm. Na parang may bahay ka, sure, pero may LED board ka talaga. Diba? Parang malabo yan. Tsaka private property mo na dating bukid, nilagay mo LED board. Exactly. Diba? Parang, so baka may mga ganun, may puwang for that. But that's being studied by our law department. And you will come out with that... Within the next 2 weeks. Yeah. Within the next 2 weeks para yes. ma-finalize yun. Yeah. Para alam kung ano susundin. Exactly. Which is before... The election period. No, election period is January 10th. Campaign period. Campaign rather, period is February. For 9. The national. That's right. Which will start February 9. February 9. Mm-hmm. All right. So, ngayon yun hong printing na ng balota na hindi natin pa ma-determine kung kailan ho ba talaga kayo dapat na nakapag-print at makapag-print ng balota. Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Sama po natin Director James Jimenez, ang spokesperson ng Commission on Elections. Kailan ho ba talaga dapat nakapag-print o makapag-print ng balota? Ang printing natin nakaschedule talaga to start around January 20. January 20. So hindi pa tayo gahol, in other words. No? Ang talagang nangyayari lang ngayon is merong konting katanungan kung sino bang mapupunta sa balota. Pero last time, isa yun sa mga nagiging parang contention na noon parang minamadali daw ninyo yung paglalabas ng resulta dahil meron kayo hinahabol. Yes. Na, and totoo naman yun. Ano ho yung hinahabol ninyo talagang date? Yung January 20? Ang hinahabol namin na date, unang-una yung pagtatapos ng ating tinatawag na POP or Project of Precincts. Kaya tayo maraming mga deadlines, kasama na dyan yung registration. It's not for the ballot itself, no? Mm-hmm. But it's for the POP. What's the POP? It's the Project of Precincts. Yan po yung pinanggagalingan ng lahat ng election data na kailangan gamitin para sa number one, pagbubuo ng presinto, pagsasabi kung gano'ng kalaki ang bawat presinto, kung saan siya ilalagay, kung anong supplies ang kakailangan, etc. No? So medyo malawak na... Paano kung magiging relevant yung mga cases like the disqualification cases dito sa POP? Relevant po yan kasi yung POP din yung magdidisenyo nung tinatawag na nung balota. Okay. And yung balota, ang laman niyan yung mga kandidato. Mm-hmm. So ibig sabihin, kung merong pending case sa somewhere else, paglagay ng disenyo, medyo nandun ka nga, pero baka matanggal ka. Oh. Diba? So kaya nga, meron tayo ding sinet kuya Daniel, na editing period. Ang editing period natin is January 18 to 20 rin. So which 18 to 20 yung editing period? Oo. Pero yung sa POP dapat, kailan? Natapos na natin yon last year. Na-delay tayo ng mga bahagya, mga isang linggo, kasi nagkaroon ng TRO. So dun sa POP na yon na TRO, na-lift na yung TRO? Na-lift na yon. So na-diretso na yung POP? Na-diretso na yon. Pero dun sa POP, part of that, sinasabi nga ho ninyo, sa POP is the design. Tama. So na-apektuhan na din yon. To a certain extent, in the sense that yung design yung ipinasok natin dun sa POP natin, includes... pwede ngayong ma-edit. Oo. Pwede pang ma-edit ngayon. Okay. So dapat sana kung maipasok mo lahat ng ganyan, bagaman talaga may period of editing ka, no, hindi mo na ini-expect na magkakaroon ka ng big changes. But ngayon, we don't know. So ang period of editing naman ho ninyo, di ba January? 18 to 20. Ang editing kasi dati, in general, Kuya Daniel, ang editing na pinag-uusapan natin dyan, yung mga wrong spelling, okay, yung mga nagkamali yung itong sa spaces. January to 18 to 20. Yan dapat yan, eh, no? Okay. Pero ngayon, ang mangyari, dahil editing nga, then technically speaking, pwede kang magtanggal o magdagdag ng bagong pangalan. Mm-hmm. No, depending on how the pending incident. So dun sa 18 to 20? Oo. Dahil ang actual dapat na printing of ballots ninyo... will start January 20. January 20, magpiprint na kayo ng ballot. Yes. So dapat lumabas ang decision ng Supreme Court bago mag-January 20.
Yun ang ideal situation. No? Okay. Pero so, may oral arguments ng January 19 eh. Oral, yes. Orals pa lang yun. Alright. So, hindi mo mai-expect na matatapos yun. Uh-huh. But the January 20, mag-start na kayo dapat ng printing. That's right. Ngayon, kung halimbawa kung hindi pa lumalabas ang decision ng Supreme Court with regard to the disqualification cases na inaka-file sa kanila, hindi lang naman isa ho yan, hindi ba? Oo, hindi lang. Ang lalabas ho nito, pag nag-start kayo ng printing, piprint nyo lahat. Tama. Ang tendensiya niyan talaga ay isasama mo kahit yung may mga question. Mm-hmm. No? Kasi, yung mga may disqualification cases. Kasi kung hindi mo isama yan, paano pag later on sinabi kasama pala sila? Hindi mo na sila may ipapasok. Diba? Exactly. Whereas kung naipasok mo na sila ngayon, tapos later on sasabihin na, uy, wag na lang, hindi kasama yan, pwede mo lang i-disregard yung boto sa kanila. So having said that, hindi ho ba dapat yun motu proprio on the part of the COMELEC na isasama nyo sila doon sa printing without actually, parang halimbawa, asking for a TRO from the Supreme Court? Kasi parang ang ano nyo, kung halimbawa hindi ho ba nag-TRO ang Supreme Court, will you go on? Kasi decision po ninyo yun eh. Uh-oh. Decision po ng COMELEC yung i-disqualify ninyo. Halimbawa, may decision na kayo with regard to the case of Grace po. So, sila, hindi nyo isasama. Mm. Kung halimbawa, meron akong petition sa Supreme Court, inappeal ko yung decision ninyo. But hindi ako nakakuha ng TRO para wag isama yung pangalan ko. Mm. Ang gagawin ho ninyo ay isasama ba ninyo, hindi nyo isasama? Ito. Nung naglabas kami ng decision, ang decision was to cancel the Certificate of Candidacy. Specifically speaking, na si Senator Grace Poe. Yes, So sa kaso ni Senator Grace Poe, ang decision ng court ng and bank natin was to cancel the Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, in the ordinary course of things, dapat wala siya sa balota. Mm-hmm. Kasi nga kansilado yung kanyang COC. Pero meron kasing appeal eh. Yes. May posibilidad ng appeal. So, dahil may posibilidad ng appeal, hindi muna tinanggal doon sa listahan. Okay. So, nasa listahan pa siya. Mm-hmm. Nung nag-file sila ng appeal, nakakuha sila ng TRO in time. So, in time, nakakuha sila ng temporary restraining order from the Supreme Court saying, COMELEC, huwag niyo munang i-implementa yung inyong desisyon. So, nanatili sa listahan si Senator Grace po. Pero kung halimbawa, ang ifinay lang nila yung appeal nila with the based on the decision. Wow, kasi pwede naman yun, di ba? Right. Na hindi naman sinakukuha ng TRO na wag alisin o yung pangalan. Technically speaking, pwede. Pero malabong mangyari yun, Kuya Daniel. Kasi nga, ipinaglalaban nila na ma-retain sila sa balota. Yes. So parang part and parcel na yun nung package of relief na yan na kailangan mapigil yung ginagawa ng COMELEC muna in the meantime. But bilang prudence lang, no? As a matter of prudence, yun na nga, hindi din naman basta-basta tatanggalin. Remember, nakapag-file yan ng COC, dapat galangin natin yan. Oo, kasi syempre pangamba nila yun dahil maaaring desisyon na ninyo yun, tatanggalin namin. Tama. Dahil yung pangalan nyo. Pero dapat, kung pinag-uusapan nga natin yung prudence, dahil alam ninyo na may appeal sila, dapat hindi nyo tanggalin. Dapat wag muna. Even without the TRO saying na ano muna yan. And the same goes for everyone similarly affected. Mm. Hindi lang si Senator Poe, no? Mm-hmm. So, marami pa rin mga pangalan sa balota. And remember, hindi lang ito yung mga incidents na nagaganap ngayon. Mm-hmm. Marami pa rin mga ganyang klaseng question sa mga kandidatura ng iba't ibang kandidato sa iba't ibang level, no? Mm-hmm. Nung itong nakaraang na weekend lang, Kuya Daniel, me and my staff, nagbasa kami ng mahigit 45,000 names. Mm-hmm. Mahigit 45,000 names yan, representing candidates from the entire Philippines. Mm-hmm. So, ganyan karami yung mga kandidato natin, mahigit 45,000. And marami dyan, meron pang mga pending incidents. No? Marami dyan, may mga pending case pa. So, it's being applied the same way to everyone. Okay. Yung sinasabi na ni Senator Cheese Escudero na nambubuli daw kayo, ano bang ano nyo doon? Ano bang basa? Nabasa ko yun eh, yung article na yun, na parang sinasabi niya na COMELEC daw committed grave abuse of discretion amounting to excess of or lack of jurisdiction. Sabi niya, kung hindi pa ba pambubuli ang tawag dyan, hindi ko na alam kung ano ang pambubuli. No? Basically, words to that effect. Ang problema kasi namin dyan, or ako personally, kasi yung grave abuse of discretion natin yan, lingwahe ng batas yan eh. Mm-hmm. Diba? Kahit anong gawin ng COMELEC, kung gusto mo siyang dalhin sa Supreme Court on certiorari, talagang sasabihin mo, nagkaroon ng grave abuse of discretion. So,
it doesn't necessarily follow na nambubuli kami. Mm-hmm. No? From the point of view of the COMELEC, napakalinaw at napaka-well settled na yung kapangyarihan at yung responsibilidad ng COMELEC na mag-enforce ng election rules, mm-hmm. which includes enforcing the rules on qualifications, which mm-hmm. is what we did. No? Parang okay. wala namang panggigipit na nagaganap. Mm-hmm. Doon sa mga qualifications na yan, kagaya, halimbawa, napag-usapan na rin lang ho yung ako, halimbawa, itatakbo mm-hmm. ng presidente. Kung qualified ako, based on your requirements, tama po ba yun? Requirements po ng batas yun, but kami ang nag-i-enforce, yeah, yes. Kaya nga, halimbawa, based on the requirements of the law, let's say, halimbawa, tatakbo akong presidente. Okay. Ano ho ang mga requirements? First of all, there's age. No? Okay. There's residency. Okay. Literacy. Okay. Yun lang, actually. Okay. Kasama ho ba sa requirements po ninyo yung may kakayahan ba ako na mangampanya sa buong Pilipinas? Natural born citizen. Okay, natural born citizen. Kasama ho ba yung ano? Yung capacity to campaign na sinasabi. Yes, sir. Na ginagamit ngayon dahilan para sa pagdideklara ng nuisance. Maging nuisance candidate. Interpretasyon po ng ano yan, ng kung ako nagkakamali, no? Ang interpretasyon ng Korte Suprema yan, doon sa isang kaso na medyo landmark siya na kaso ni Ginoong Pamatong. Mm-hmm. Kung saan ang isa sa mga napag-usapan ay yung tinatawag na bona fide intent to run for office. Mm-hmm. Kung susundan mo lang yung reasoning, no? Bona fide intent to run for office, ibig sabihin merong kang good faith na intention na tumakbo. Dapat may kaakibat yan na may na alam mo rin na kaya mong manalo. Mm-hmm. Yung kaya mong manalo, ang kadikit niyan ay yung kaya mong mangampanya. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo kaya mangampanya, anong pagbabasihan mo when you say na gusto ko manalo? Mm-hmm. Diba? Baka naman gusto mo lang manalo. Mm-hmm. That's perfectly valid. Pero mm-hmm. may reasonable basis ba yung kagustuhan mong manalo? Ngayon, kung wala, then wala kang bona fide intention to run for office. So dikit-dikit yan, kuya. So halimbawa, ang basis nyo, mo, kung merong kang capacity na manalo, ganun ba? Yes, kung merong kang hindi naman capacity manalo per se, kundi kakayanan mag-conduct ng campaign. Hindi, pero ang babasihan lang ho ninyo para maging bona fide ay yung kanyang intention. Eh yung talagang intention mo ba talagang manalo? Na merong kang reasonable expectation na mananalo. Yes. Example, kunwari, ikaw gusto mo tumakbo for president. Mm-hmm. Yung isang, let's say, taong grasa dyan sa labas, na hindi naman siya insane. Mm-hmm. No? Sabihin natin, all things being considered, wala lang siyang resources at all, mm-hmm. pero gusto niya rin tumakbo. Mm-hmm. Papatakbuhin mo ba siya kasama ng isang tao na merong resources na tumakbo? So, titignan mo ngayon, sino yung may sinasabing bona fide intent to run for office? Bona fide, again, being interpreted as not just simply the desire to win, mm-hmm. but a reasonable expectation of being able to wage a campaign. Bakit nyo naman ho nahatulan na hindi siya pwedeng makapagkampanya? Yung walang resources nga. Di, halimbawa, paano, halimbawa, kasi di ba ang resources naman ho hindi naman basically magagaling lang sa inyo. Tama. And diba? In many cases, hindi tayo tumitingin sa financial capacity lamang. Exactly. Tumitingin din tayo sa availability of, let's say, of networks, no? Yes. Kunwari, meron siyang, may brotherhood siya, or miyembro siya ng isang organisasyon na medyo malawak, nalulusot po yun. Mm-hmm. Again, no, contrary to what a lot of people think, hindi lang pera-pera ang usapan dito. Pera is important, absolutely, no? Paano kakikilos kung wala kang pera. Mm-hmm. Pero in many cases, napagbibigyan din po yung mga tao na nakakapagpakita na meron siyang support structure sa baba. Mm-hmm. Na meron siyang kahit paanong makinarya na pwedeng asahan at pwedeng hinga ng tulong. Mm-hmm. Meron din tayong mga kandidato, halimbawa, na ang sinasabi nila ngayon, eh, malakas kami sa social networks, yung social media. Yes. And napagbibigyan din yan. Mm-hmm. No? So again, hindi lang to basta pera. Ang punto lang talaga is, kailangan mapatunayan na nung sinabi mong gusto mong tumakbo, eh meron ka rin namang mapagbabasihan doon sa sinasabi mo. So hindi lang saying, yung desire lang. So you're saying na ang batayan ninyo ngayon dito is the decision of the Supreme Court? Yes. So yung decision ng Supreme Court doon sa kaso ni Pamatong, yes, na nagsasabi na yun nga yung ganung connect na pag-iisip yung kakayahan mo, ikaw ba ay seryoso, natatakbo ka ba, may kakayahan ka bang manalo, right. At yung kakayahang manalo naman ay nandoon nakabatay sa kakayahan mong makapangampanya. Exactly. Kasi pero pwede ninyong i-consider yung kakayahan ko halimbawang manalo without my capacity na makapangampanya sa buong
sa buong Pilipinas. Kasi, halimbawa, isang sikat na tao. Diba na sikat na sikat to, hindi ko makailangan mga panya sa ano. Ipapaalam ko lang na ako'y tumatakbo. Pag nalaman nila tumatakbo ako, hindi ako necessarily kailangan mga panya. Hindi siya necessarily pera or walang ceiling or, you know, threshold na kailangan may ganito kakaraming pera para magkaroon ka ng kampanya. Hindi. Kung ano lang. So that is also based on the interpretation of the COMELEC dun sa decision ng Supreme Court. Well, ganyan naman lahat. Kung may decision yung Korte Suprema, kung ano sinabi niya, yun ang sinusunod namin. So yun ho ngayon ay may question. Meron ngayon na nag-file ba ng ano dito, question sa Supreme Court? Alam ko merong nag-file ng question sa Supreme Court with regard to si David yata. Ah, okay. With regard to the basis nga nitong ginagamit. Kasi ang sinasabi nga, ay apat lang yung requirements. Hindi naman kasama sa requirement ninyo yung aking financial capacity or yung kakayahan ko ng mga panya nationwide That's right. So if that is not part of the requirements, parang sana sinama nyo na niya sa requirement. Diba? Yeah. But with what you're saying, ang basis ninyo ay yung ruling ng Supreme Court. Yeah, I understand that. Siguro, again, hindi ko pa nababasa yung kaso ni Ginoong David. Mm-hmm. I think that was filed late in the year. Mm-hmm. I remember it now. No? Pero basic na lang ganito, Kuya Daniel. Yung sinasabi nating batas, hindi lamang yung nakasulat sa libro, kundi yung decision din ng Korte Suprema. Yes. As the Supreme Court expounds and expands on written law, pasok yan sa law of the land na tinatawag. So, kailangan din natin i-considera yon. Ngayon, kung ikini-question yan, di maganda yan. Magandang pagkakataon yan para mas lalo pang tumibay. Kasi kung maglabas naman ang Supreme Court ng decision going against your interpretation of their decision. That's perfectly fine. Kasi ang i-reverse lang naman nila, sarili nila kung sakali. Exactly. Parang sasabihin lang nila, ito ang paliwanag namin dyan. Tama. Or mali pala yung intindi nyo. Interpretation. Walang problema dyan. Ang magiging ano dyan, ang magiging kakaiba dyan siguro mangyari ngayon kung babaguhin mo ng konti, no, yung basihan para sino magiging nuisance, then you can expect na mas marami makakatakbo. Di ba? And that's I think a fact, no. In fact, right now ngayon more than 20 na atang expected. Ilan ho yung na-i-deklara nyo tumatakbong presidente? 130 yung nag-file. Oo, parang ang huling bigkas ng chairman namin bago matapos yung taon was parang nasa 20, 23 na lang ang natitira. Mm-hmm. Which means that, yeah, obviously, more than 110, no? So, makatakt yan into... So, yung 110 na yun, yun yung dineklara na hindi na makakatakbo kasi nuisance. Uh-huh. Ngayon, kung magbabago ng rules tungkol sa nuisance at luluwag ng konti or whatever, it's possible na yung 110 na yan... Malagay lahat sa balota. Malagay lahat sa balota, di ba? Tapos... Diba? And then people will say, bakit natin pinapayagan lahat yan? Kasi... Napakadami. Ito yung ano. But as of now, ang pasok pa lang nasa 20 to 23 candidates na hindi pa ninyo dinidisqualify. Hindi pa. So hanggang kailan mangyayari yung disqualification? Makikita natin yan mga end of this week. No, kung sino talaga dyan yung matatanggal. Kasi ang binigay na timing natin noon was January 8. Do you think na medyo nagagahol din kayo sa ganito? Yeah. Yung halimbawa, yung mga pag-aaral ng disqualification cases. Kasi ang dami. Yung 100, di ba, napakadami niyang ano na yan. Hindi pa kayo ginagahol sa panahon? Hindi naman. Kasi yung halimbawa, yung 100 na yan, marami dyan, kinonsolidate na lang. Kasi pareho naman yung kaso. Yes. So, may mga ganung paraan. But bottom line, kuya, yung ating printing, January 20 pa. May editing tayo ng January 18 to 20. So, meron tayong, kumbaga may buffer pa tayo. Medyo, pakiramdam lang natin siguro na medyo nagigipit. Kasi ngayon lang nakikita ng publiko itong part ng proseso na ito. Oh, pero nag-start po ang filing ng Certificate of October. Candidacy. Ng filing ng Certificate of Candidacy, October. Third week of October po yun. Ang start ng filing ng Certificate. Yung buong period ng filing. Ang deadline niya was the end of the third week. October 16. Okay. Sa mga ganun hong, yung filing ba, hindi ba pwedeng kayong mag-decision ng much earlier para mas meron kayong ample time bago dumating yung period? Kasi parang nagkakagipitan palagi. Eh, no? So, can the COMELEC decide on that na much earlier yung filing ng Certificate of Candidacy? Sir, before I explain that, we'll pause for a break.
Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Sa hapon natin, Director James Jimenez ng Commission on Elections. So, hindi ba, sir, pwedeng i-ano yun? I-agahan? Kasi well, palaging kayong, malaging may problema kayo finish. Sa, ano, parang, oh, nagigipit kami. Kaya madalas kayo nagiging negotiated contract. Hindi. Sabi ko na namin. Ne. Seryoso. Di ba ganun? Ano yan? Ibang bagay yan. ibang bagay. Lampas na tayo dun eh. Okay. Hindi, pero itong mga decision halimbawa sa mga kandidato, dalawang kalaban natin dyan. Ano? Number one, yung pangangailangan para sa due notice and hearing. Okay. Which means we have to give time talaga for these people to prepare for their defense. And pangalawa, the fact na lahat yan may abogado. Yes. And syempre, pag may abogado, may patagalan. Delaying tactics din. Oo, di ba? So, yung due process yung talagang iniinda natin dito. But just the same, kung kaya nga sir ganun, kung aagahan ninyo, mas meron kayong panahon. Dahil kung given yung mga tactics na yan na ganun, hindi kayo ma-delay. Mag-file na kayo ng ano, lahat ng... Nag-file sila ng October, di ba? Second week of October, natapos sila October 16. Tapos yung mga unang, maraming mabilis na nag-file kaagad. Halimbawa, yes, after nag-file yung isa, kinabukasan, meron na kagad na nag-file ng disqualification. Uh-oh. Yung iba naman, hinihintay hanggang matapos kasi meron silang limang araw after the filing para makapag-file ng kaso nila. Yes. So dun pa lang, nasa November ka na eh. Malapit ka na sa November. Exactly. Tapos ikakalendar mo pa yan and so on exactly. And so forth. So it is just logical kung pwedeng iaga po ninyo. Di ba ganun? So agahan pa natin yung filing? Oo, hindi na pwede. Yun ang baka, hindi na pwede. Baka naman umaray na masyadong maraming tao. Kasi, bakit naman? Mm-mm. Kasi yung file, yung registration naman, talagang hanggang October yan. So ibig sabihin, may mga sitwasyon ka kung saan may nagfa-file ka ng kandidatura pero hindi pa siya rehistrado. Pero balak niya magparehistro kasi may isang buwan pa siya bago matapos yung rehistro, di ba? So, sabi niyo nga sir, di ba? If you have all those intentions, bakit hindi mo gawin na mas maaga? Hindi mo gawin yan. Ng ano? Bakit ka maghintay ng matapos yung... Kasi if you have the intention to run, nagbigay ako ng deadline na ang filing ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy ganito lang hanggang September 30. Right. Eh, ba't ka magpaparehistro ng November kung di ka ng tanga, di ba? Parang... Eh, kaso maraming ganyan. Mga dakilang kababayan natin na may mga ganyan. Yeah, what I'm saying is, pwede kayong mag-desisyon na agahan ninyo na gano'n. Absolutely. Lahat naman sila pwede. Kasi what I'm saying is, kailan pa tayo matututong sumunod? Tama. Diba? Di kung alimbawa nilagay nyo, at least you have the ample time na yung mga delays na ganyan, hindi tayo magkakaproblema. Ma-minimize, ano? Kaya nga natutuwa kami na kinatigan ng Korte Suprema yung no buy, no voto. Kasi tama ka. Mm. Ano yan? Isang hakbang yan sa tamang direksyon para matuto din yung mga kababayan. Ako naman, doon sa punto na yun, ang question ko lang doon sa no buy, no voto dati, hindi yung pagsunod eh. Dapat nga, kailan ba tayo matututo sumunod? Ang question ko lang naman dati noon, paano natin i-implement eh? Diba? Kasi the implementation is different dahil pagdating ko doon sa ano na yun, baka magkaroon ng karambola dahil nga, wala kang bayo! Paano kung anong katunayan ko na meron akong... Para dyan, maglalabas kami ng ano ng verification, no? Mm-hmm. Starting January din, mga middle of January, magkakaroon ng kaparaanan yung ating mga kababayan na ma-verify yung kanilang records na nandun sila. No? Doon sa, ibig sabihin, doon sa mismong finalist na. Yung finalist na pwedeng bumoto. Na pwedeng bumoto. So malalaman na namin yun. And we can get a like printout? Pwede mo i-print out from your computer, yes. But I'm saying is parang pero, maging yung parang receipt. Basis. Parang maging basis. Alam ko walang official receipt na output yung kasi yung ang nangyayari portal. Po dyan is your word against mine eh. Parang, yung sasabihin niya, halimbawa, ayaw mo i-recognize. Ito na nga, nakita ko nga dyan sa akin, hindi, wala ka dito sa akin. Sasabihin niya gano'n, di ba? Yun ang subukan nating i-minimize yung gap dyan, ano? Oo. But yun na nga, ang punto is, kung wala ka doon, mm-mm. May panahon ka para magreklamo. Mm-hmm. Kasi naman posible naman nga talaga na natanggal yung pangalan or whatever, no, for whatever. So final reason. Na 'tong decision ng Supreme Court na 'to na yes. Acknowledge yung ano no buy, no buyer no voto. Right. And the decision will also be will depend also doon sa magsasabi sa okay, nasa ano ka? Nasa listahan ka. Listahan yung listahan will be publicized. So pag na-publish so, secret 'yan. Oh, pag na-publish ngayon 'yon doon pwedeng may access doon sa mismo mga presinto. Yes. Na, ito pangalan ko. Oh, ayaw mong i-recognize. Yung listahan na yan will be distributed nationwide.
And then meron, may kopya niyan sa presinto and yan magiging basihan ng ating mga Board of Election Inspectors para pabutuhin ka o hindi. Nasa computer po yun, sa computer. Yes, yes. Kung may tablet ka halimbawa, pwede mong pakita sa BI kung gusto mo talaga. Diba? So, pwede yun. What made you decide na instead of CF, although alam ko mas mura yung SD yata? Hindi naman sa mas mura, kundi if you notice yung CF cards, may pins yan. Ah, malaking gano'n. Tapos sa loob niya may mga... Yung maliliit na gano'n. May mga ngipin siya, di ba? Yes. Na pwedeng ma-bend yun. Pag na-bend yun, nasa loob, masisira yung storage capacity niya. Mm-hmm. Whereas yung SD card, meron lang siyang gold plate. Wala siyang masisira na pin. Mm-hmm. So mas robust yung technology. Pangalawa, yung SD card, pwede siyang gawing... pwede siyang lagyan ng programa, ng resident na programa na magiging worm siya, yung tinatawag na write once, read many times. Mm-hmm. So, magagawa mo yun with a SD card. Mm-hmm. So, which can't be done sa CF? If I'm not mistaken, sa CF card, meron kang mechanical na nagagalawin para maging para maging read-only. Mm-hmm. Sa SD card, alam ko wala yung mechanical component. Which is more expensive? I think SD cards are more expensive. More expensive. SD. So, dagdag, hindi ba kayo pero, kinapos na? Hindi, wala na eh. Parang etso-derecho na yung kontrata nun eh. Yan. So, kasama na yan. Kasama na dun sa ano, wala nang babaguhin. Kahit na yan. Wala na naging adjustment dun sa ano. Kasama na yun sa pagpresyo nila, in other words. Okay. Diba? So, dun sa mga security features, wala pa rin binago? O well, yung apat na sinasabi palagi, di ba? Walang UV. No, 2013 pa, may UV na. Tama, noong 2010 tinanggal. Pero noong 2013 and then 2016 magkakaroon. So, may UV magkakaroon. Pagdating ng 2016? Yes, okay. Definitely. Second, ano ba yung pangalawa? Yung... Digital signature? May isa pa ko yan. Yung source code na sinasabi. Source code. Ongoing na yan. In fact, magkakaroon tayo ng trusted build ng EMS natin by the third week of January. Mm-hmm. Ang problema na lang natin, yung digital signature at saka yung tinatawag na VVPAT. No? Mm-hmm. Yung digital signature, sinabi na namin sa Korte Suprema na merong digital signature yung makina, hindi nga lang siya yung forma o yung estilo na ini-expect ng iba. Pero ngayon, ang gagawin natin, bawat isang teacher, magkakaroon siya ng special signature na sa kanya lang na pwede niyang gamitin para i-certify yung makina, yung resulta. So we think that will be compliant with the digital signature problem. So did the Supreme Court agree on that already? The Supreme Court agreed with yung lumang implementasyon namin noong 2013 na walang individual signatures. Ngayon, bibigyan namin ng individual signatures ang bawat teacher. Which is close to what some people want, no? Mm-hmm. Yung detalye, again, to follow yan pag na-finalize na yan. And then finally, yung tungkol dun sa VVPAT, napakita na ng chairman namin na merong kakayanan yung makina. Mm-hmm. Ang problema talaga na lalang natin is paano ba magiging epekto ng ganyang resibo sa actual election day? Kuya Daniel, kasi yung sinasabing VVPAT, no, na sinasabi nilang wala dati. Mm-hmm. Kapag nagpasok ka ng balota sa makina, tapos maglalabas siya ng resibo, di ba? Ang thinking natin is, ikaw ay isang reasonable na tao, ikaw ay makatotohanan, at sasabihin mo, tama yan, or mali yan. So, hindi ka nagsisinungaling. But what if magsinungaling ka? Mm-hmm. What if sabihin mo, hindi yan eh. Ano, hindi naman natin pwedeng kalkalin yung makina. Hindi naman pwedeng buksan. So, yun ang problema dyan, no? So, yun yung merong kakayanan. So, pagkasa ganun, ano ang possible na gawing solution? Well, kung halimbawa na, assuming na merong gano'n na kahit na nagloloko lang siya, sasabihin niya, hindi naman yan yung aking inilagay. Iba doon sa resibo lumabas. Ang isa nga sa Hindi ba pwedeng ilagay na lang yun, this ballot is under protest, or later on we check on pagka natapos lahat yung, natapos yung lahat. Kasi hindi natin alam kung anong balota siya eh. Mm-hmm. Yun ang problema dun. So, walang number dun na magkocorrespond dun sa ano? Hindi mo pwede kasi lagyan ng number. Hindi pwedeng mag-ano yun. Kasi mamamatch mo yung tao dun sa balota. So, hindi pwede yun. So, talaga nga, kasi if you remember, wala namang ganyang kakayanan nung manual balloting tayo, di ba? Mm-hmm. Hindi ka naman pwede magsabi ng, uy, mali yung binilang, ganyan. Mm-hmm. Naging posible lang yan kasi may makina. Pero, to insist na dapat ganyan at hindi pwedeng umusad yung election pag walang ganyan, is to totally forget that there was a time na talagang walang ganyan. And hindi naman naging problema yon. Bottom line, Kuya Daniel, is meron tayong solusyon na available.
pwede tayo mag-print ng VVPAT. Pwede natin pakita dun sa monitor, sa mismong makina, kung sino yung binoto. Pero, bilang administrador ng halalan, kailangan din natin isipin, anong magiging epekto nito dun sa kaayusan ng halalan. Mm-hmm. Diba? Halimbawa, meron tayong monitor dyan na pwede mong i-check. Ngayon, yung tao pa, pass niya yung balota, i-check niya sa screen. What if umabot siya ng 5 minutes dyan sa screen na yan? Mm, tagal. Oh, tagal, diba? So, pag-check. Yung pila sa kanya, hahaba. Mm-hmm. So again, maka-aapektuhan yung orderliness ng halalan. Mm. At dahil pinagbigyan mo yung isang tao... Dapat pagbigyan mo lahat. Pagbigyan mo lahat. Mm. Or, ang kabaliktaran niyan, dahil pinagbigyan mo yung isang tao, pinerwisyo mo lahat. Mm. Diba? Mm. So may mga ganun bagay na kailangan timbangin muna. At yun, pag-uusapan pa yan over so the next few days. So when will you come up with the final decision with regard to this? We're hoping to have consultations. As to whether you will have it or not. Ganun lang ho yung question doon. Yun lang yun. Oh. Pero ang deadline talaga natin dyan, dapat by the end of next week, settled na yung tanong na yan. Mm-hmm. So ang isa sa mga posibilidad, baka magkaroon tayo ng mga consultations. Baka i-announce ni Chairman bukas na baka magkaroon ng consultations tungkol dyan, mm-hmm, kung saan ilalatag natin yung mga pros and cons, mm-hmm, ng mga ganyang klaseng solusyon. At ang paglalabas ng desisyon, hindi dapat umabot ng January 20. Dapat lahat ho ba ng mga didesisyon na ninyo by January 20, tapos na? Actually, dapat so lahat includes, ng desisyon sa January. That talaga includes all the disqualification cases. That includes everything. And, all ibig sabihin lang yan, kuya, kung hindi man madesisyonan yung disqualification cases ng tapos, mm-hmm, kasi posible yan eh. Tapos na sa amin pero hindi pa tapos sa korte. So, sama nyo sa printing. Basta yung sa amin, tapos na yung part namin. Uh-huh. Diba? And then mag-decide na lang kami kung anong gagawin natin dyan, kung isasama sa printing o hindi. But again, ang pinaka-likely, as long as merong pending na relief, mm-hmm, dapat ipasok. So yun yung most likely na mangyayari. Yes po. Kung hindi na tatapos totally dahil may pending na petition sa korte, mm-hmm, whether yan ay i-disqualify nila o hindi, sasama ninyo ngayon dun sa balota. Tama po. Sa pagpiprint sa January 20. Tama po. So yung decision ho kay sa disqualification case ni Mayor Digong Duterte, mm-hmm, kailan po lalabas? Ang alam ko, merong ano eh, may nag-decision na yung comment. May decision na po. Na isama na sa, na tanggapin na yung kanyang COC. Which okay means kasama na siya sa balota. Kasi yun nga yung ano, yun nga pero yung... Pero may pending case ata, yung kay Castor. Mm-hmm. And if I'm not mistaken, may pinapaalam pa yung mga commissioners namin tungkol doon sa kaso na yon. So I think magkakaroon pa ng hearing. Ah, alright. So based on the decision ng COMELEC, tinanggap na ninyo yung COC niya. Tanggap lang yung COC, yes. Oh, tanggap as president na tumatakbo. So, wala na kayong question ngayon with regard to the kung ano yung mga typographical errors and so and so and so. Wala na ang question ng COMELEC doon. Well, kailangan lang tapusin yung kaso ni Castor. Kasi pending yun eh. Yes, pero ganito po. Nauna muna kasi yung decision ninyo na tinanggap ninyo, di ba? Bago yung pero kaso. Pero remember, yung pagtanggap ng COC, ministerial yan sa parte ng COMELEC. Yes, yes, yes. Ibig yes sabihin, as long as yung mismong COC, walang problema, tatanggapin yan. Yes. So what I'm saying is, so, ang basa ninyo, walang problema. So far. Yes. Pero pag lumabas yung decision dun sa kaso ni Castor, uh-uh, that might affect yung COC. Example, nag-file ng COC itong taon to for whatever and then tinanggap ng COMELEC. Yes. Pero may nag-file ng disqualification case laban sa kanya. Mm-hmm. Kahit na tinanggap namin yon, pwedeng makansela yon. Okay. Diba? Based on the decision. On the decision in the disqualification case. Doon sa disqualification case. Kaya nga, relevant pa rin naman yung kasong pending ngayon. Ano ho ba ang kinu-question noong nagkaso? Ang kinu-question doon eh yung validity ng basis for the substitution. Mm-hmm. Basically, no? Saying na parang kung may problema yung phenyl, mm-hmm, bakit mo papayagan mag-substitute? Mm-hmm. Diba? So yun yung basic issue. So dyan. Hindi ho ba yun din yung isa sa mga issues na isinolve ng COMELEC prior to the petition for disqualification? Hindi pa naman nasa solutionan yun. Kasi parang, so parang wala pa silang, kasi nung tanggapin nila, di ba parang nung tanggapin nila. Nung tinanggap nila, tinanggap lang nila. Diba? Na para bang, ito yung nangyari. Meron nag-file, may nag-withdraw, tapos ito may nag-substitute. So parang kumbaga kung overview mo yan, everything's no problem, no? Uh-huh. Everything's followed the procedure. Pero biglang may nagsasabi, teka, baka ano mali yan kayo, mm-hmm, nung sinabi nyo na okay lang yung final niya. Mm-hmm. Or ano ngayon ang epekto kung nakansela yung ito. So biglang mm-hmm nagkakaroon ng
ng issue na kailangan isettle. Mm-hmm. Ang palagi ko sinasabi ko, Daniel, parang ano eh, isipin mo ganito, no? Ang abogado, ang tingin niya sa bagay, hati-hati. Mm-hmm. Bawat isa pwede niyang questionin. Mm-hmm. So, ganun ang nangyari. Mm-hmm. Bawat isang pangyayari na kung sa pangkalahatan titignan mo maayos, mm-hmm, pwedeng himay-himayin. So, hinimay-himay ngayon, baka nga naman may epekto. Mm-hmm. So, kailangan tignan kung ano mangyari. Na didesisyonan, hopefully, by before wala, the 20th. Wala pa, sir, eksaktong date wala pa, eh, na wala paglalabas pa ng kasi, decision. Kasi nagkaroon lang sila ng pagdinig nung bago matapos yung taon. So, tapos na yung mga hearing o meron pa hearing? Alam ko wala nang hearing. So wala nang hearing. Uh-huh. Lalabas na lang dapat resolution. Sulat na lang ng decision. Decision na lang mismo ng Comelec. Yes. Ano ba to? Unbank o anong division? If I'm not mistaken, that's the first division. So first division. So kung halimbawa... Pwedeng mali ako. Hindi ako sure. Alright. Basta ang alam ko, yun yung nagsalita noong panahon na yun. So pwede pa ito kung halimbawa isang division, whether kung ano man division yan, division yun, pwedeng... Mag-unbank pa. Magpa-file pa ng petition. That's sa right. Unbank. That's right. Kung halimbawa natalo yung nag-file, pwede pa siyang humabol sa Supreme Court. Kahit anong mangyari. Halimbawa, yung si, ano, yung Castor. Castor. Eh, natalo siya. Sabi, pumayag ang isang division. Mm. Pwede pa siyang pumunta sa Unbank, di ba? Yes. Sabihin niya, hindi, mali yung sa ano. Tapos, natalo, pwede pa siya ulit umakit sa Supreme Court. Which aabuti na ng lampas ng 20. Uh-oh. So, pasok pa rin ngayon, lalagay pa pasok din doon sa ano. But, kung sakasakali, ay maglalabas na kayo ng decision ninyo within the period ng ano, bago mag-January 20. Yes, sir. Wala pa lang... But most likely siguro within the week. Oh, may kalinawan na tayo diyan. Okay. So ano pang isang pinaka-importante on top of your head ay hindi nabibigyan ng pansin na maipaalam sa tao na dapat ay alam nila during this period from January 9 onwards. I think ang pinaka sa akin, ah, personal na interest ko dito yung voter awareness talaga sa mga kampanya, eh, no? Kasi malapit na yung kampanya and nakikita na natin na marami ng mga kandidato na really taking advantage of the fact na wala pang regulation. Yes. So, ang sa amin, ang gusto namin ipaalam sa mga tao na magkakaroon nga ng regulation at kung ano yung regulation na yan. Pangalawa, inaantabayan na namin yung pagsulong ng debate, no? Yung unang debate natin naka-schedule ng February 21. Mm-hmm. And baka maganap yan sa probinsya, no? Paano pag hindi pumunta sa debate? Yun ang meron ba kayong penalty? Yun ang kailangan nating pag-usapan kasi ang procedure sa mga debating katulad nito, kailangan talaga magkaroon ng pirmahan ng memorandum of agreement or commitment yung mga kandidato. So ito ho ay sa presidential lang ba? Presidential and vice presidential. Vice presidential. How about yung mga senatorial hindi nakasali? Sa ngayon ang the ones taking the lead sa mga president sa mga vice presidential. I'm sorry, sa mga senatorial races ay yung mga private organizations talaga. Mm-hmm. Nagkakaroon yan. Mm-hmm. And we support that, no? Pero dun sa level ng presidente at vice presidente, magkakaroon ng tatlo para mm-hmm sa presidente at isa para sa vice. And yan yung kailangan talaga nating makakuha ng commitment from the candidates themselves. So, kung hindi sila mag-commit, wala naman kayong gagawing penalty sa kanila? So far, wala naman. Kasi hindi naman sila required. Pero ang sinasabi nga namin, kung hindi siya mag-commit or kung hindi siya sumali or mag-no-show siya, even worse, no? Well, baka magkaroon ng negative effect sa kampanya niya yun. Mm-hmm. Kasi syempre, yung mga tao ngayon, medyo gutom din sa ganyang klaseng... Paano ang coverage niyo dito? Ang coverage natin dito, ang tinatrabaho natin with the KBP, no? Mm-hmm. Makakuha tayo ng... parang lahat ng station i-cover bawat isang debate. Mm-hmm. So kung yung isang debate magaganap ng ganito, dapat lahat ng station covered yan. So that everyone gets to watch it talaga. Mm-hmm. So covered yan pati sa free TV, hindi lang sa cable. Mm-hmm. Meron ba kayong mga live streaming na gagawin na initiative mismo ng Comelec para... Yes, yun ang gusto namin talaga. Magkaroon tayo ng sariling live stream natin. Kasi syempre, hindi maiwasan na kung ano man yung live stream na sasagawin nung pinaka-organizer nung particular debate na yon, eh maari naman dumapa yon, mm-hmm, or maari namang may mga organisasyon na ayaw gamitin yon, no? Mm-hmm. Na gustong gamitin yung may official branding ng Comelec. Mm-hmm. So yes, sinisikap namin na magkaroon ng sarili naming live stream. But you will not prohibit any station naman po
from holding its own debate ng, let's say, presidential and vice presidential? Hindi naman. No, hindi naman. Definitely, maganda nga yung mas maraming debate. Ang concern lang natin is that kailangan, kung sino man yung magsasagawa ng debate, eh kailangan merong safeguards against bias. No? Mm-hmm. Halimbawa, ang pinaka-basic na hinihiling namin ay patunay na lahat inimbitahan. Mm-hmm. Di ba? At kunwari, meron kang 10 kandidato, dapat imbitahan mo 10. Kung dumating dyan, 2 lang. Eh, hindi niyo na problema yon. Mm-hmm. Di ba? Ang importante lang, mapatunayan natin na inimbitahan natin. Lahat. It will be allowed. Yes. So we need to ask permission also from the COMELEC that we will be holding a presidential or vice presidential. I would not say permission. I would say notice lang to the COMELEC. We will have this. You're organizing this debate. That we're organizing this. And that we need to prove also that we have invited everyone. Yes. So, okay. So, at least, maliwanag ko yung ano. Maraming salamat for the time that you have given us. No problem. And we're looking forward sa paglabas nyo ng mga 2 weeks. Yung mga guidelines, ano? Yes. In about 2 weeks. Yan naman ipapublish. Yung campaign rules. Yes, campaign rules. Tagapagsalita po ng COMELEC, Director James Jimenez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.